po sa channel ko. Pero binago ko na po pala yung channel ko, hindi na po Lola Yogi Burr. Kasi napag-alaman ko, meron na po palang gumagamit noon. Kaya pinabago po sa akin. Kaya ngayon po, ang pangalan po ng channel ko, welcome sa Ubasan Hasa. Sa ngayon po, meron po akong bagong i-demo na kalulugod po ninyo. Lalo-lalo na sa mga apo ninyo na walang ginagawa sa bahay. Additional information po para po sa ating katawan, sa ating internal organ. At napakaganda po ito pagka lalo na yung mga bata pa na natuturuan para rin mag-adjust yun sa kanilang tinatawag na mentality sa hinaharap ng buhay po nila. Samahan niyo po ako dahil isa po rin akong active pressure enthusiast. Kaya po, i-introduce ko po sa inyo paano yung active pressure therapy and technique. Head in your hand. Halip po kayo, samahan niyo ako mga kasisi. Hello mga kasisi, eto na po tayo sa ating tinatawag na acupressure therapy. Acupressure therapy and practice. Kaya po yan, pwede nyo i-practice yan 3 times a day o kahit na every 3 hours, pwede hanggang sa masanay kayo. Ayan po ang mga ating tinatawag na pressure point. Pag masakit po ang tiyan natin, press nyo lang yan ng mga 3 seconds o mga 5 seconds, the least, or 10 seconds. I-press nyo lang yan hanggang sa mawala yung sakit. O pag naman sa ating thyroid, para thyroid glands, para maging matatag yung ating thyroid na hindi tayo magkakaroon ng mga sakit ng kung ano-ano, i-press nyo lang din po yan. Ganito, pag ampress, ganyan po. Ayan. Pero pag naramdaman yung may masakit, i-press nyo lang po. Basta pag may masakit, i-press nyo lang ng ganyan. Mga 5 seconds po to 10 seconds. O, ayan. Ganyan. Ganyan po. Tapos sa kidney, ito naman yung ating kidney. Ayan, ang ating kidney. O, dito naman po yan, sa kidney. Press din po yan, ganyan. Kung wala naman, meron na kayong pencil na bilog, ipipress nyo po doon. Yun. Tapos, ito na pa, ito naman yung solar plexus. Ito. Nakita nyo yan, no? Gitna. Dito po yan, sa solar plexus. Yung solar plexus po yan, para po yan yung tinatawag natin sa kung orasan, ina-adjust yung ang tawag niya na winawinding para mag-accurate yung mga tinatawag natin na balbula. At nakikita po yan, dito po yan sa thumb ng paa. Pagka merong mataas na ano, katulad nito, mataas siya, kailangan yan, pinipressure yan, itinataas yung isa tuwing umaga po yan, hanggang sa magpantay yan. Para maiwasan natin yung mga may sakit-sakit na darating, mga cancer, ganyan. Minsan kasi nag-uumpisa po yan dyan sa loob ng tiyan. Lahat po ng mga sakit nang gagaling po yan dito sa mga bituka natin. Lahat ng sakit, pagdating sa bibig, diretso yan sa ating mga bituka, sa kulon. Kaya po kailangan natin malinis palagi at sa kapag sumakit, i-press po. Ayan. Kaya nga po doon sa exercise ko, meron tayong tinatawag na twister, may mga ano sila, spike dahil po dito. Dahil po diyan. Ayan. Dahil po yan diyan. Kaya tignan niyo pong mabuti ho, pag-aralan ninyo ang press. 10 seconds o 15, depende kung masakit siya, ipipress nyo lang po yan. Pagkatapos niyan, pupunta lahat kayo, lahat ng mga nandiyan dyan, ipress nyo lang po ng mga 10 seconds. Basta pag may sakit, tagalan nyo lang po ang pressure. Mawawala po yan, maniwala kayo sa akin. Tinatawag natin yan, prevention is better than cure. Ito naman po, yung tinatawag natin likuran ng ating palad. Ayan po, ito yung nasa kaliwa ako. Oh, kita niyo po yung lower lumbago. Sa lower lumbago, dito po, kung may mga lumbago kayong sakit, dito yan. Pipress nyo lang po ng ganyan.
Tagalan nyo po kung maramdaman nyo yung sakit. Tagalan ninyo. Ayan. Okay po, tatanggalan nyo lang po. Tapos sa mga sciatica nerve natin, ito po, alam na alam po yun ng mga acupressurists kung saan po yan. Alam po nila lahat yan. Maiiwasan natin lahat ang mga sakit na madidevelop. Kasi po ang sakit na didevelop po yun in 24 hours. 24 hours lang po madidevelop po yung mga sakit na yan. Kaya magpiprevent tayo para hindi sila madidevelop. Ayan po. Yan po ang ginagawa ko po. Isa po yun sa mga pinagkakaabalahan ng lola ninyo. Okay po. Wala lang pang mawawala kung magiging ano kayo, magiging magpa-practice kayo o magiging aware kayo, lalo ng panahon natin ngayon. Okay po, nakuha na po. Ayan. Sana po nagustuhan ninyo yung ating information, yung tinatawag natin health in your hand, at practicing nyo po iyon. Sige po, good luck ha! Mga kasisi, ito po ang iyong lingkod o Basan Hesa, isang klase ng yoga para po sa ating likod. Pero yung di makakaya, huwag niyo pong gagawin. O mga apo ninyo, kung baka gustong gumaya nito, ano lang po, kailangan practice. Dahan-dahan, bago niyo magawa ito. Okay po? Ganyan po yan. Nakita niyo po, yung likod ko, nakapress po ng ganyan at ito nasa ilalim. Nakakapagpalit din po ng tiyan yan. Pero gagawin po ninyo pag kayo ay walang laman ang tiyan. Mas maganda kung umaga o kaya hapon, basta hindi pa po kayo kumakain. Tatagalan po kayo dyan ng mga ilang minuto. Let's say 5 minutes or kahit sa umpisa, mga second lang muna, 30 seconds. Hanggang sa makaya nyo na. Po, iro-roll nyo lang po ng ganyan para po sa mga backside para hindi masakit yung likod ninyo pag nagaling mo sa opisina o sa trabaho. Ganyan po ang isa sa benefit ng bone exercise. Ito po. Ganyan po. Tingalan ng malalim. Tingalan po ng malalim. Ganyan po gagawin ninyo sa umaga, gabi, kung meron pa yung panahon. Basta wala po naman ang tiyan ho. Ayan. Bago matulog. Exercise po yan sa back. Ganyan po. Tapos tumagal kayo ng mga ilang segundo ulit. Inhale and exhale lang po. Inhale and exhale. Ganyan. Pwede din pong gano'n. Basta huwag niyo po masyadong baba natin yung tinatawag natin na buto dito sa ilalim ng bato. Ganyan lang po. Ayan. Ganyan. Tingnan po ng malalim. Tapos, i-roll po ng ganito. I-roll niyo po ng pababa, pataas. Para lang po mag lubricate yung mga buto ninyo doon at saka yung muscles ninyo. Hindi magka-split, hindi tumigas. Opo, ito po yung isa sa mga exercise ako. Ball exercise. Ngayon, pag ginawa niyo po ng yoga yan, kailangan magtatagal po kayo. Ang ganyan. Tapos, dahan-dahan, iaangat po ninyo. Ganyan. Yan na malalim. And then, pagkatapos na, uupo na po tayo. Ganito. Ganito po sa likod, diretso. So, sana po nakuha ng maayos. Hanggang po sa muli, nating demo. At sa sunod po siguro, meron tayong exercise. Sana po nagustuhan niyo ang demo ko ngayong hapon. Hapon na po pala, mga ka-senior citizens, mga apo ninyo, mga bata, matanda, yung mga exercise enthusiasts. Okay po, huwag niyong kalilimutan, pag masakit po ang likod, exercise po natin yan. Kailangan walang laman ang tiyan, ha? At saka itong ball exercise, very effective po ito. Very, very effective dahil ginagawa po ito ng lola ninyo, ang inyong ubasan. O hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Ubasan Hesa.